Purihin ninyo ang Panginoon na kinailang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ginawa niya ang langit at lupa, nilikman niya ang araw at buwan, nilikman niya ang mga isda't ibon, mga gubat at paragatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinaglaban niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulunda nila. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ang pinapunan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang magkapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Puktong na Anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinasabi ng masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha sa atin ang pagsuway sa kautosan. At sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay ang anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan silang ang kangandahang asan at kung hanggang kailan nila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalan mo ang iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Silang mga tao, ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Batid ko ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong nagahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang iniahasik ng taong may bigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang pagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao,
sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na bata tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kaniyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sino nga po ba ang pinakadakila sa lahat? Ito po ang katanungang pinagtatalunan ng mga apostol sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Marahil ang konsepto ng mga apostol kung sino ang dakila dapat makapangyarihan. Isang taong malakas o isang taong maimpluwensya sa lipunan. Kumbaga, dapat bago ka maging dakila, sikat ka muna. Sa ating kapanahunan, tila baga parehong pareho tayo ng konsepto at pananaw kagaya ng mga apostol. Sapagkat minsan, sa ating pagkukuro, marahil yung dakila sa atin, isang taong may sinasabi din sa lipunan. Kaya nga kalimitan, kung sinong mayaman at makapangyarihan, siya ang tinitingala ng karamihan. Minsan naman, ang isang profesional para sa iba, dakila, yung may mataas na pinag-aralan. Isang taong maraming ari-arian at sagana sa material na karangyaan. Subalit, ang pananaw na ito ay kabaligtaran sa pananaw ni Jesus Nazareno. Ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kadakilaan. Sinabi niya, ang sinumang nagnanais maging una, dapat maging huli sa lahat. At ikalawa, maging lingkod ng lahat.
maliwanag sa sinabi ni Jesus Nazareno ang dalawang makapangyarihang mensahe na nais niyang iparating sa bawat isa sa atin. Una, kababaang loob. Ikalawa, paglilingkod. Bakit kababaang loob? Sapagkat si Jesus Nazareno mismo ang larawan ng kababaang loob at pagpapakumbaba. Pagmasdan ninyong mabuti, minsan nang sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos na bagamat si Jesus Nazareno ay totoo at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan ang kaniyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Anong ginawa niya? Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos, naging masunurin sa Diyos Ama, at nakipamuhay sa atin. Nakipamuhay sa aba nating kalagayan. Kaya nga kung inyong mapapansin, hindi naman pumunta si Jesus Nazareno sa ating mundo upang magpasikat at maging sikat sa lahat. Hindi naman siya pumunta sa atin bagamat siya'y Diyos upang husgahan ang bawat nating pagkakamali at mga kasalanan. Hindi naman siya pumunta sa mundo natin para ipagsigawang ako ang Diyos, na purihin ninyo ako at sambahin ninyo ako. Hindi. Pumunta sa Jesus Nazareno, tahimik, isinilang sa sabsaban, isinilang na walang karangyaan, tahimik na inunawa ang bawat isa sa atin. Di naman niya sa kaniyang puso ang bawat nating pagtangis, pagluha, pag-iyak at paghihirap. Nakisalo siya sa hirap ng ating pinagdadaanan sa buhay. Ibinaba niya ang kaniyang sarili upang madama natin na hindi tayo nag-iisa. Nakiramay si Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Sa madaling salita, walang pagkakataon na pinabayaan tayo ng Diyos mula noon, mula ngayon, at magpakailanman. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Ikalawa, paglilingkod. Kung inyong mapapansin, napakaswerte po natin at napakapalad natin bilang mga tao, sapagkat ang Diyos na siyang lumikha sa atin ay ang siya Diyos din na naglingkod at nagligtas sa atin. Pinaglingkuran tayo ni Jesus Nazareno upang ipakita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng sarili para sa ating kapwa at iniibig. Pagmasdan ninyong muli sa Jesus Nazareno, hindi natakot halikan ang dumi ng paa ng mga apostol bilang tanda ng pagyakap ni Jesus sa atin kahit tayo makasalanan at marurukpok. Tingnan nyo kung gaano niya tayo kamahal. Siya mismo nagbuhat ng bigat ng krus ng ating mga pagkakamali. Hindi niya dapat gawin ito. Tayo dapat ang nagbubuhat ng krus na ito. Tayo dapat
ang ipinapako sa krus dahil sa laki at dami ng ating mga kasalanan. Subalit, hindi niya ito ginawa. Niyakap na mag-isa ni Jesus ang krus na ito para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Hindi niya hinayaan na tayo ang magbayad. Tinubos niya tayo ng kanyang dakilang pag-ibig at kailanman si Jesus Nazareno hindi humihingi ng anumang kapalit malibang tayo rin ay magpakumbaba at maglingkod sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, simple lamang po ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagiging dakila ay hindi nakasalalay sa mga bagay na pwede nating ipagmayabang. Ang tunay na dakila, naglilingkod sa kapwa, taglay ang isang pusong mapagkumbaba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kaniyang anak noong lubusan niyang tinatanggap ang krus ng ating kaligtasan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso at reliyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos sa mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin
na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, naumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Piging na ito, ating pagsaluhan, ang katawad mo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at ang ulan. Panginoon Diyos nating lahat. Maninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang taong
piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihain dugo ni Kristong puti, announcement. Muling inihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month. At ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad na 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang office official Facebook page ng PYM Quiapo o iscam ang QR code na makikita sa ating LED screen. Mga kadiboto, ating pong suportahan ng opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang.
ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo, mga katiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers sa inyong patuloy at walang patid na pagtulong, pagbibigay ng suporta at donasyon sa ating parokya. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga love offerings, para sa inyong mga pamisa, sa inyong mga kaloob, at sa pagbibigay ninyo ng mga ayuda kagaya ng mga bigas, kape, dilata at noodles na siya namang itinutulong, binibigay at ibinabahagi din natin sa ating mga kapatid na mas nangangailangan, mga naging biktima ng sakuna at trahedya. Noong Huwebes po ay muli naming pinuntahan ang sitio Gipit sa Antipolo City. Kaya nagbigay uli tayo ng ayuda sa mga kapatid nating nasalanta ng matinding bagyo, lalong-lalo na ang mga bahay na nilubog ng baha. Nagkaroon din po tayo ng feeding program sa kanila at muli nating natulungan ang mga pamilyang namatayan dahil sa landslide. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinuturuan at tinutulak tayo na magmalasakit sa kapwa, magkawang gawa at tuparin ang ating misyon. Mga kapatid kay Kristo, huwag po nating kakalimutan at lagi nating tatandaan ang tunay na dakila, hindi nakasalalay sa mga bagay na pwede nating ipagmayabang. Ang tunay na dakila, naglilingkod sa Diyos at kapwa, taglay ang pusong mapagkumbaba. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay
sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Madre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Madre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.